So the law is the law is the law. A rule is a rule is a rule. And when you begin to mess up with the law, talagang ginagaranti ako sa inyo na makukulong talaga kayo. Meron pa bang ano, madadagdagan pa ba itong 42? Meron pa bang masusundan na kakasuhan? Marami pa. Ano yan ha? First runs pa lang yan. Kaso na kinakaharap nito or ano po ba yung mga ginawa nila kung bakit sila nakasuhan po? Kung natatandaan yun, di ba sabi sa inyo na pag ang kaso tungkol sa social amelioration, ito yung mga reklamo laban sa barangay captain. Pag si kapitan ay namimili ng bibigyan, pagka inuna niya ang kamag-anak niya, inuna niya ang kanyang mga kaalyado. Pagka merong nanghingi, meron dyan, nagpa-donate ng 1,000, tapos nanghingi ng 2,000 para daw sa processing fee, tapos yung kapitan, hinati-hati yung, let's say, 8,000, hinati sa tatlo. Tapos yung isa naman, si Kagawad, pagkakuha ng pera, umikot, tapos kinuha, hininga ng pera para daw kay Kapitan at kay Mayor. Oo, tsaka grabe. Kaya nga ito, ang ginawa ang inutos sa akin ng Secretary Anyo, itong mga itong mga complainant, idiretso na natin sa CIDD. Tapos ngayon, lalong-lalo na pagka ito ay may mga video. Kaya ngayon, ang CIDD, sila ngayon na magpapile ng kaso. Dire-diretso na. So, would like to listen now to General Anyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magbibigay lang po ako ng update sa mga ibang inyong pinag-uutos. Sa koordinasyon po kay Secretary Bautista ng DSWD, ang report po ng ating LGU, ang sub-distribution natin ay halos 97% na po na tapos. Mayroon pong 4 na region ang talagang maagang nakatapos, ang Region 1, Region 5, Region 12, at saka yung Caraga. At dito po sa ating pag-distribute ng SAP ay meron po tayong mga na-monitor na anomalies at 183 barangay officials ang kasalukuyan po na iniimbestigahan ng ating PNP-CIDG. At meron din pong 48 mayor na pinagpapaliwanag natin sapagkat hindi po sila nakaabot sa deadline at below 80% ang kanilang accomplishment. Dito po sa ating mga iniimbestigahan, meron na pong 12 kaso na naipile. 4 na kaso ang for filing at meron pang 58 na kasalukuyang hinahandle. 2 na rin po ang inaresto at nakakulong. At dito rin po ay pinag-utos natin sa ating mga LGUs na iposte o ipaskill ang lahat ng mga nakatanggap para for transparency. At meron din po tayong mga report na nakatanggap ng doble at ayon po sa inyong pag-uutos, ipapapaskill din po natin itong nakatanggap ng doble at hinihimok natin na hanggat maaga ay isoli nila itong mga natanggap nilang dobling benepisyo para naman ang ibang mga kababayan natin na hindi pa nakatanggap na saan natin bibigyan ng priority para sa second tranche. Pinag-utos ko na rin po sa ating mga LGU ang pag-submit ng pangalan nung sinasabing 5 milyon na hindi nakatanggap, 5 milyong pamilya, dahil sila po ang gusto nating unahing mabigyan ngayong pangalawang tranche natin. Ang ating pong mga LGU at kasama ang kapulisan at ang kasundaluhan ay handang-handa dito sa pagpapatupad ng ating bagong idineklara ng mga modified ECQ at saka GCQ areas. Nakapag-adjust na rin po sila at kasalukuyan namang iniimplemento. At doon po sa sinabi kanina ni Secretary Mon Lopez ay nagbigay din po tayo ng advisory sa ating mga LGU na hindi requirement
ang mandatory testing sa mga empleyado para sila o bago sila pumasok. Pwede silang mag-conduct ng screening, diagnostic, pero hindi naman mandatory ang testing para po ito sa kalinawan ng lahat. Yun lamang po, mahal na Pangulo. At umasa kayo na ang ating mga LGUs, law enforcers, ay patuloy na ipatutupad yung ating modified ECQ at GCQ sa buong bansa. Salamat po. Thank you, General Anyo. Nakita ko naman ninyo, mga kababayan ko, sa panahong ito, lalo na sa umpisa pa lang nagsabi na ako ng prangkahan na huwag ninyong haluan ang kalokohang mga programa nito sa COVID kasi kailangan ito at marami talaga ang nangangailangan ng tulong. At sinabi ko sa kanyo, hindi ko kayo papatawarin pag nagkamali kayo dito. So the law is the law is the law. A rule is a rule is a rule. And when you begin to mess up with the law, talagang ginagaranti ako sa inyo na makukulong talaga kayo. I will see to it that you go to prison for your, sabang tawag na ito, kalokohan ninyo. Ayaw ko magmura ng tao. It's not the time, but you know. Isa sa inyo yan, ginawa ninyo. I'd like to hear sa Secretary Bautista, please. Maraming salamat, mga Pangulo. Tama po yung sinabi ni Secretary Anyo na mataas na po ang percentage ng physical accomplishment at the same time yung financial accomplishment. Yung minensyon niya kanina, 97%. Ang maganda po rito, mahal na Pangulo, ay marami din talagang mga nagsole na mga beneficiaries dahil alam nila na nadodoble. Isa ring magandang balita ay may mga syudad at probinsya na parang ayaw na lang magbigay ng listahan ng mga left out. Ito yung mga waitlisted. Ito yung binabanggit ni Secretary Anyo na meron tayong 5 million na galing sa listahan ng mga LGU. Pero nabanggit ko nga kanina, meron din talaga mga lugar na sabi nila with their own resources na kanilang LGU, bahala na sila kung saan nila kukunin yon, basta hindi na sila magsasubmit pa ng list ng mga karagdagang mga hindi nakatanggap ng benepisyo.